So hello guys, good morning. So magbibigay lang tayo ng kunting kaalaman no sa electric pan no, sa thermal fuse ng electric pan. So bakit ba ito importante no sa ating electric pan no? Bakit ito ay hindi dapat tanggalin? Pag nasira 'yon, dapat ito ay paltan at hindi tanggalin no. So bakit nga ba 'yon ang importante no? Kung napapansin niyo, ito yung thermal fuse ng electric pan no. Tuturo ko lang no. Ito yung thermal fuse ng electric pan sa mga kapwa technician natin no. So ito yung thermal fuse no. Kung sa mga hindi naman nakakaalam, so ngayon alam niyo na no. So ano nga ba yung silbi niya no? Example, ang silbi niyan ay iyan yung nag-auto cut off ng line from AC no. Example, sobrang init na kaya siya tinawag na thermal, so parang nagbebase sa init ng isang bagay no, yung parang sa temperature, okay? So ibig sabihin, example, yung thermal fuse ay nasa 130 degrees Celsius no, yung kanyang cut off line. So pag na-reach niya na yung ganung temperature, automatic magka-cut off siya. Automatic puputok yung fuse na yan. Ibig sabihin, yung line from AC sumaka-cut, hindi na masusunog tong buong assembly no. Ganun yung trabaho ng thermal fuse no. Ibig sabihin, pag nasira yon, ibig sabihin may problema sa assembly no. Either yung shafting is mahigpit na, or yung motor winding ay may problema na no. Ibig sabihin noon, pag sinasaksak mo yung electric pan mo, sobrang init. Dahil sobrang init, ang kasunod na sobrang init, so syempre usually ay masusunog yung motor. So ang gagawin naman ng thermal fuse ay puputulin niya yung linya para mawala ng kuryente yung buong assembly. So yun yung protection niya no. Protection to ng electric pan no. Ibig sabihin, pumutok yon or nasira, ibig sabihin may problema yung electric pan no. So dapat paltan yon at ayusin yung assembly no. Hindi lang siya basta papaltan lang no. Ibig sabihin, pumutok, papaltan lang yon. So wala ka nang gagawin sa assembly. So wala ring silbi yon. Mangyayari, puputok ulit yon no. So pag pinaltan mo yon, ang gagawin mo, linisin mo lahat, check mo yung winding, check mo lahat para ma sure mo na wala na talagang problema yung electric pan no, kasi nagkokos yan ng sunog no. So sa mga kapwa nating technician na binabypass lang yan, so wag niyo gawin yan mga idol, kasi malaking problema pag nasunog yung electric pan no. May possibility masunog yung bahay no. So dapat ang pag-install ng thermal fuse ay nakadikit doon sa motor. Na example to, hindi nakadikit sa motor yan, dapat yan ay ididikit sa motor no. Either talian mo para nakadikit sa motor yan, para ma-sense niya yung init ng assembly or init ng motor, para mag-cut off siya, para yung protection niya ay magamit, okay? Kung nakaganyan lang yan, nakahang, sobrang init na ng motor, hindi na sense ng thermal fuse yung init. So ang possible, kahit masunog tong motor, hindi pa rin magtitrip kasi nakahang siya no, naka-elevate. Ibig sabihin niyan, hindi siya nakadikit doon sa motor no. So ganoon lang. So yun lang, konting idea lang no, bakit mahalaga ang thermal fuse sa mga kapwa natin technician. So wag niyo baliwalayin ng thermal fuse no. At sa mga nagba-bypass niyan, iwasan natin yung mga ganung gawain mga idol no. So ayun lang mga kasama, at salamat sa panonood. Sana ay may natutunan kayo sa ating munting vlog. Salamat sa suporta, hanggang sa muli.